At nandito na naman po ang inyong host, si Kuya Les, dito sa DZRH Kaya Mo Yan special segment na Good Vibes. Mga ka-RH, nandito po tayo sa Cebu City, sa Barangay Tinago. Kasama ko po si Kuya Jimmy. Si Kuya Jimmy, ang founder ng farm. Kuya Jimmy, ano ba ibig sabihin ng farm? Ang farm is a family and recovery management. Ang farm usually, isa siyang rehabilitation na tumutulong kami sa mga taong or pamilya na may kapamilya sila, member ng pamilya na may problema sa pagdodroga. Kami po ay handang-handang tumulong sa araw-araw, 24 hours, 7 days a week. May pera o wala, kami po ay handang-handang tumulong upang maibsan naman yung paghihirap ng taong nahihirapang huminto ng droga or yung pamilyang naapektuhan dahil may miyembro silang medyo hindi makapagtigil paano, hindi alam paano tumigil mag-droga. Nag-umpisa ang Farm Foundation noong 2011 sa Barangay Tinago, Cebu City bilang isang shelter sa mga drug addict na nahihirapan pigilan ang kani-kanilang bisyo. Tinutulungan ko sila hanggang lumaki ito. Nagre-renta lang ako ng isang boarding house. So medyo yung mga may-ari doon, iba nakatira, natatakot. Kaya inilipat ko sa Minglanilla ngayon, yung rehab ko, Cebu City. Mga 2014 na convert siya into a rehabilitation center. Ang programang Road to Recovery ay ang kickstart program ng mga Farm Foundation na kung saan layunin itong makatulong sa mga Pilipino at makilala pa sa ibang-ibang lugar. Ito po'y simula pa lang ng ano, pero pinag-uusapan na namin kung kailan at kung saan namin uulitin itong mga ganitong ano. Kasi po, gusto namin malaman ng tao na maraming sanghay ng gobyerno at mga pribadong sektor na handang tumulong sa mga sa problema sa droga. Ayun. Isa rin sa mga sumusuporta sa Farm Foundation na layunin na tulungan ang mga Pilipinong nalulong sa droga ay ang Bespren Foundation at IPI Company. Okay, ang Bespren Foundation po, Kuya Lester, ay tumutulong po sa mga people with disability, sa rape victims, and sa mga SUD. Yung SUD po is yung mayroong substance use disorder. Ito po yung mga kabataan at mga kasambayanan natin na nalulong noong araw sa alkoholismo at sa drug addiction. Ito pong mga tao na tinutulungan natin ay para po makarecover sila at mapamahagian natin kung paano po sila makakapagbago after ng rehabilitasyon nila sa kanilang mga bisyo. Why? Because nakilala ko si Chino and then siyempre si Farm, family and county recovery management. Naghatid din ng good vibes sa mga taga Cebu sina Diana Meneses, RR Fernandez, Kay Abad at si Richard Yap na mas kilalang bilang si Sir Chief. Ngayon po, nandito kami sa Cebu dahil po dito nakita ko po na tumulong po si Mayor Labella sa amin para unang-una po ay makatulong sa mga street children na ang family members ay nasa abroad, ang mga overseas foreign workers natin na nagpapadala po dito ng kanilang pinaghirapan sa ibang bansa at pagdating po dito, nagkakaroon po ng hindi maayos na paggastos ang kanilang mga pamilya. Sa mga perang dugot-pawis ng ating mga kababayan po sa ibang bansa, Kuya Les. Kaya dito po, ine-empower ng mga kaibigan natin, doktor, mga taong nagtuturo kung paano nila tamang gamitin yung mga pera na pinapadala sa kanila ng kanilang pamilya. Ang Bespren Foundation ay nagsimula naman sa Nueva Ecija para makatulong sa mga taong nais magbago. At katulad ni Jimmy na founder ng Farm Foundation, si Renan Morales o mas kilalang bilang Bespren ay isa ring patunay na kaya pang magbago ang buhay ng mga taong nalulong sa droga. Kabataan ko ay nagkaroon din po ako ng mga experiences at the same time yung kalakasan ko po at saka yung pagpilit kong magbago sa buhay. Nakita ko po yung pag-asa sa ganitong paraan.
Patunay lang ito na kung mayroon tayong mga mahal sa buhay na nalulong sa droga, ay mayroong mga programa na handang sumuporta at tumulong para sila ay magkaroon ng bagong buhay.